Sa pagdiriwang ng 84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao, and the whole wide world. Welcome po sa isa na namang edisyon ng KKP, kanya-kanyang problema. At nagbabalik ang aking mga dating ka-classmate dito sa ating programa na ngayon ay katrabaho ko na, ka-workmate ko na. Yeah, si Jackie. Jackie, magpakilala ka ulit. Hello po, ako po si Jackie Resho. Nahuling napakinggan sa KKP noong kailan niya? July. Basta July. July. Tapos si Kyle, ikaw? July din po. Si Kyle. Yan, mga bago po namin kasama sa trabaho dito po sa DZRH. At napakaswerte namin kasi dito sila nag-OGT and then diretso employment. Opo. Diba? Hindi pa gano'n mag-graduate. Diretso. Nakapasok na agad. Oh, parang diba? Ano lang eh. Halos 2 buwan lang po yung lumipas since matapos yung talaga nagsisiper ako. How's your experience? Nagsisiper ako ng jacket. Sino mauna? Oh, ako ba? Yung experience po, masaya naman kasi masaya naman si Jackie. Opo, masaya naman po kasi ayun nga, kilala na po yung mga tao dito bago pa pumasok. Tapos medyo nangalawang din kasi 2 buwan na hindi masyadong nakakapagsulat tsaka nakakapag ano po. Grabe, kaya parang nangalawang agad, 2 buwan lang. Eh parang nanibago po konti. Ako nag-OGT ako, tapos graduate ako ng sometime May, then August na employee ako rito sa DZRH, then parang kayo rin, ganun. Mm-hmm. Diba? Ako naman parang ganun din, may konting paninibago, pero siguro factor nga din po na halos 2 buwan kami nag-internship, so hindi na ako nahirapan sa pakikisama sa mga katrabaho kasi nga 2 buwan ko na po kayong nakasama, so ayun, parang siguro sa mga gawain lang talaga nagkaroon ng ano, pagbabago kasi medyo may pinagkaiba yung ginagawa namin as interns versus ngayong empleyada na kayo. Tama naman, ibang-iba talaga kasi yo. Pero you have the taste of it nung nag-OJT kayo kung ano yung mga ginagawa dito sa newsroom. So good luck sa inyong dalawa. Pero hindi na pag-uusapan natin, hindi employment. Pag-uusapan natin ngayon ay dahil sa tayo nandito na sa festivities, sa holiday season. Ano nga ba yung mga dapat nating tandaan ng mga etiquette o mga asal sa handaan, sa pagpunta sa handaang Pilipino? At ano yung mga usual na i-expect natin na kapag tayo pumupunta sa handaan, paano tayo hinuhusgahan? Para pala may judging, no, habang kumakain. Para may scoring, no, may score sheet ba yan? Di ba pag kakain ka strike sa ibang one lugar? O yung parang, ano ba to, magi-green flag ka ba or red flag ka kapag kumain ka sa bahay ng shota mo? Mm-mm. Ngayong holiday season. Kapag ba nagkamali ka, may evict ka na, hindi ka na pwedeng pumunta next year. Baka hindi ka na pwedeng kumuha ng panghimagas. Hindi ka na pwedeng magbalot. Okay. Yeah. Pero sabi nga daw, Filipinos are very inviting people. Palagi tayo nag-iimbita na o punta kayo sa bahay, maghapunan kayo doon, no? Kaya magtanghalian tayo, di ba? Pag nakakita
na ikaw kumakain ka tapos may makakasalubong ka, sabihin mo, ah, kain tayo, ganun, palaging inaalok agad na... Oh, kain kayo, di ba? Parang minsan nga pag, halimbawa, nasa isa kang lugar na kumakain kayo tapos may nakita kang kakilala, yung aalokin mo na, uy, kain, kain kayo, kain kayo. Tayo, so parang, parang iniimbita natin sila na mag... join dun sa ating mesa para makisalo sa ating salo-salo o sa ating kinakain. Pero sa Filipino culture, iba raw yun. Dahil pag inalok ka na, o kain tayo, tapos sumunggab ka, parang iba yata ang dating. Kaya na naisip ko din yung kasi gawain ko din siya na nangaalok lang be, as a courtesy ba, ganon. Pero naisip ko, paano kung umuo sila? Oo nga. Tapos wala ka palang may wala ka palang may offer. Ganon. Tsaka hindi, yung halimbawa, minsan, kain tayo, tapos yun lang yung pagkain mo. So, you have to share it, di ba? Parang obligation mo na i-share yun kasi nag-offer ka. Pero, huwag sasama ang loob kapag nag-offer kayo na biglang kumain o sumunggab yung inalok nyo ng pagkain, di ba? Dahil, well, kasi sa ibang kultura, kapag inoferan ka ng, you should try this one. Siyempre, gagrab nila yung opportunity na subukan, tikman yan dahil hindi yan pangkarniwan sa kanilang palate. Oh, may palate. Palate. Di ba? Palate. Palate. Ayun, di ba palate? Ngala-ngala na lang po. Ayun. So, kapag nag-imbita tayo, parang i-expect na natin na may titikim at titikim ng pagkain na ginawa natin or hinihanda natin. Pero, kayo ba usually pag nag-alok kayo na kain tayo, may nararamdaman kayong guilt kaba. Or ano, kaba? Yun, kaba? Baka humingi talaga. O baka tikman talaga, diba? May instances po na gano'n, na parang, ano, nasanay kasi na talagang pag kumakain ka, tapos may mga kasalubong ka na kakilala mo, ma-offeran mo na, kain tayo, ganyan, tapos parang instinct mo na siya, tapos biglang maiisip mo na, ay, teka, sapat ba tong pagkain ko para i-share sa'yo, ganyan. Pero, yun nga din, siguro dapat isipin natin na bago tayo mag-alok, parang mas maganda na ready tayo na may maibibigay. Pero doon mo kasi makikita yung totoong kaibigan eh, na alokin mo, hindi mo alokin, kukunin niya yung pagkain mo, di ba? Yan yung mga hindi tunin. Mo pa inaalok. Hindi mo pa inaalok. Di ba? Parang siya pamauna, halimbawa, pag lumpia lalo, meron kang baon na anim na lumpia, tapos biglang babawasan ng tatlo. Di ba? Parang, apat pa. Minsan, aapatin pa, dalawa na lang matitira sa'yo. Di ba? Parang, kakabisit naman. Ba't ko ba inalok? Minsan naman, ako, yung kaba is nang gagaling sa, kasi nasanay ako na kapag inaalok ko, hindi naman sila kumukuha talaga. So yung kaba is baka talaga kumuha. And kasi bahagi ng kultura natin Pilipino na pinagyayabang natin yung talento natin sa pagluluto. Na kahit na napakaalat, paniwalang-paniwala tayo, ah, ang galing-galing ko magluto. Di ba? Parang isa sa mga manners na gusto nating ipakita sa ibang tao na ma-enjoy nila yung food na prepare natin. Same as na-enjoy natin siya at na-enjoy ng family natin. Tsaka tayong mga Pilipino, yun nga, we love sharing din talaga. So kahit hindi man handaan, wala mang malaking okasyon, naging ugali na natin yung pag-iimbita, lalo kapag may mga pagkain. O, pag-piesta, pag-birthday. Kasal, binyag. Kasal, binyag. Lahat ng kapitbahay. Padasal, pag may padasal, di ba? Buong barangay yan. Oo, na kahit nga pa siyam, pa 40 days nag-iimbita tayo, di ba, na para pumunta sa bahay natin, para makisalo doon sa kung ano man yung pinagsasaluhan natin. Tsaka, yung bagay na yan, sa ngayon, minsan nakikita na din siya as negative trait kasi yung iba, alam mo yun yung malubog ka man sa utang. Iniyayabang na lang. Kailangan pag may handaan. Ka, kahit na, halimbawa, imbita ka pa rin. Wala nang budget, tuloy pa rin ang piyesa, ipangungutang yan. At tuloy ang piyesa, okay, tuloy ang birthday celebration. May mga viral TikTok videos nga ngayon na yung kapitbahay nila sa baba ng bahay nila, magbe-birthday yung anak. So, naglista siya ng mga hihiramin, mga bagay dun sa pag-prepare ng party. So, sabi nung nani, sige, kapitbahay naman, di pinahiram lahat. Kaldero, kawali, sangkalan, kutsilyo, ang dami lahat, hiniram halos pati barbecue stick, tsaka kutsara, tinidor, tsaka paper plate. Hiniram doon sa kapitbahay para lang makapag-party. Pinakamatindi,
bumalik yung ano, yung anak nung may-ari ng mga gamit. Mm-hmm. Sabi, Nay, nangihiram na naman yung kapitbahay natin dahil kulang daw sila. Ano kulang pa? Eh lahat na naibigay na natin sa kanila, napahiram na natin. Sabi nung bata, Nay, nangihiram sila 1,000 kasi kulang daw yung panghanda. Sabi nung nanay, paakyatin nyo na lang sila dito sa bahay. Dito na lang ako na maghahanda sa bata. Diba? Sasagutin ko na yung handa para mairaos ang birthday na yan. Pero, in yung iba kasi ang intindi parang we're out of reason. Wala tayo sa reason kung bakit tayo nagiging generous palagi. Parang it's a normal thing to a Filipino na maging generous kahit na wala ka na. Mm-hmm. 'Di ba? Parang mali pero magandang ano, magandang trait na nagbibigay ka sa iba pero kung wala ka na, ano pa ibibigay mo? 'Di ba? Ay, tumahimik na agad. Panahimik tayo, panandali. Pero balikan po natin yung topic talaga, yung food etiquette. Food etiquette. Mm. Tuwing may handaan. Ano nga ba yung mga food etiquette natin kapag may handaan? Ang mga Filipino ay gumagamit ng kubiertos at ng tinidor. Ano ba? Tama ba? Kutsara tinidor. Gumagamit tayo ng kutsara tinidor. Pero most of the time, kapag nasa bahay, ang Pilipino ay kumakain na nakakamay. Okay. Mm-hmm. Meron din tayong tinatawag na budalfay na madalas nating ginagawa kapag may handaan, mga swimming, ganyan. Oh, pero wag namang may sabaw yung ulam. Oo, no. Kasi sobra po. Pero yung mga nagbo-boodle fight na sinigang ang ulam, alam mo, naglalawa, parang yung lawa yung lahat nagsama-sama na doon sa kanin, di ba? Oo, pero sa ibang kultura kasi, or minsan kahit Pilipino din, hindi talaga nila nakagawian yung pagkakamay kapag kumakain. So, paghandaan, madalas, naka-ready talaga yung mga utensils. Pero normally, utensils. Nagkakamay ka lang naman kapag comfortable ka na ang kaharap mo o kasama mo sa mesa. Eh, syempre, yung mga kamag-anak mo rin o kaya kakilala ka o kakilala mo. Pero yung, syempre, pag may bisita ka tapos may nagkakamay ka, parang syempre, ikaw na mismo mahihiya. Oo, ikaw mismo yung titigil kumain dahil parang, ay, hindi ito yung dapat na makita nila na itsura ko habang kumakain ako. At hindi din siya yung kumbaga proper venue para magkamay. Pero yun yung, di ba, yung palang yung sinasabi nila na bakit parang mas masarap kumain ng nakakamay pag after mo mag-swimming, di ba? Sumaalat-alat. May mga ganun. Tapos kailangan ang pagkain ay inihaw ng liyempo, tapos may tilapia, tapos may malamig na coke. Malamig na soft drinks na kasabay ng pag-ahon mo sa dagat. Yung mga outing, usual na kainan. Pero ngayong holiday season, siyempre, parang kahit na ganito ang handa natin sa piging, sa mesa, sinusubukan natin maging formal, maging maayos lahat. Kahit na halo-halo na dyan sa lamesa yung salad, spaghetti, may mga ano pa, may mga pritong manok, may tasty, tapos salad, hamon, 'di ba? Yung kumik, pambiling hamon, 'di ba? Nakakapaghamon, pero kapag walang hamon, pag walang pera, eh kahit na ano na 'yan, mekos-mekos na 'yan diyan, 'di ba? Basta may handa, magkakasama-sama at sabay-sabay kumakain. So, yung iba, they're trying to be formal kahit na wala silang enough na handa. Bakit? Kasi gusto nila na maging maayos yung preparasyon nung pag-agunita doon sa mga okasyon. Tsaka din kasi minsan, noon mo na lang nakita ulit yung ibang kapamilya mo, ganyan. Kasi malalayo na kayo, may mga nasa Maynila, may mga nasa, minsan galing pa ng abroad, umuwi. Kasi ito lang yung panahon na nagkakasama-sama ulit. Kaya parang as much as possible, gusto mo na maayos siya. Sama-sama. Kayo, paano nyo pinaprepare yung ano nyo, mga pagbagong taon, di ba? Yung inaayos yung mga mesa ninyo. Ano yung tsura ng mga mesa ninyo? Sa amin po, sa family namin, kapag dati kasi, nung bata-bata pa ako, ang lagi kaming may reunion. So, talagang handa. Pero hindi naman siya yung formal, kumbaga. Kumbaga, nagsasama-sama lang talaga yung sa father side ko po. So normally buffet style palagi. Opo, buffet style. Pag may mga parties kayo na kasama kayo, Jackie, intimate ba or buffet? More intimate kasi sa amin kasi konti lang kami.
mostly sa mother side ko pag bagong taon, sa bahay namin yung destination sa Maynila kasi yun yung pinakamalaking ano, parang compound na magkakasya lahat. Tapos ang ginagawa lang usually yung specialty ni Lola na spaghetti, tas mag-order ng barbecue o kaya chicken tsaka pizza. And your Lola is still preparing your food, no, kapag pumapasok ka. Si Jackie po, pinagbabaon pa siya ng Lola niya. Kaya, alam, nakakaingit yung ganyan na ano na may mga ka-workmate ka na may baon siya. Parang yung, alam mo yung very personal yung ano, yung pagkain niya palagi. Kami pa dito nagtsatsaga lang sa kung ano na makakain dito. Kaya, nakamiss din naman paminsan-minsan ang mga lutong bahay. Oo, di ba? Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, mailibag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Alamin kung paano sumali sa ACS Illiones. ACS Illiones. Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At nagbabalik po ang KKP, kanya-kanyang problema dahil palapit na ang holidays. Holiday. Ang mga araw kung saan lahat tayo nagkakatipon-tipon at nagsasalo-salo sa pagkain, sa mesa, sa hapag, o kaya kahit pa sa lapag, sa sahig. Naranasan nyo ba yun kumain sa lapag? Sa lapag. Kasi nung bata ako ganun, yung halos sa palaging parang childhood memory ko na pagkakain nasa lapag kasi madudumihan yung mesa. Dahil makalat kumain pagbata, di ba?
Tawag ko kayo, pinakain di ba kayo sa lapag? Ako sa lapag ako pinakakain dati noon eh. Ako naman, hindi ko siya naranasan dahil pinapaupo kami sa lapag. Nagiging, ginagawa ko lang siya before. As sinusubuan kapag, kayo noon nung bata kayo? Hindi naman po. Pero pag yung, kumbaga ako lang mag-isa, ginagawa ko siya kapag manonood ng TV. Habang kumakain. Kasi nahihirapan ako kapag ano, eh, nakaupo ng diretso kasi bata pa. Hindi ko pa. Sa, kapag, kasi sa, pag, sa dining table ka, umupo. May dining table. Sa mesa ka umupo sa kainan, dining area. So, nakaupo ka sa silya pero malayo ka sa TV kasi ang TV nasa sala. So, pag halimbawa informal na mga kainan na marami namang tao. So, pwede ka sumalampak dun sa harap ng TV tapos dun ka kumain. So, nung bata ako, ganun ginagawa ko rin. Pero nung bata, as in toddler years ko, natatandaan ko mga pagkakain nasa lapag. Kasi magkakalat dahil pangalawa kong anak eh. So, mga sumunod sa akin, nakita ko rin na ganun din yung cases. So, na, nung lumalaki sila, natututo silang magkutsara tinidor habang nasa lapag sila para magsaboy ka man ng pagkain, magkalat man yan, madaling linisin. Unlike sa mesa na may mantel, may mga ano, mamamansyahan. Hirap po nasan kasi maglalagkit. Maglalagkit. O kaya magmamansya yung sarsa. Diba? So, ganun. Sa amin po kasi mas pinapagalitan po kami kapag hindi kami sa lamesa kumain sa amin. So, noon parang tuwing kakain talaga, kailangan sa mesa sama-sama talaga kayo. Sabay-sabay. Opo. Kaya ngayon, ang ginawa ko doon sa bahay ko, yung mesa nakaharap sa TV. Para habang kumakain na nanonood, di ba? O kaya minsan kapag nakakaluwag-luwag na, may bukod ng TV ang ano, ang dining room. Di ba? Pero habang kumakain, sanay na sanay ang mga Pilipino na nakikipag-usap. Mm-hmm. We converse during our lunch, our dinners. Nag-uusap tayo kahit nga nagkikwentahan pa ng utang. Pag di ba may mga magkakapatid na yung utang mo kahapon, di pa binabayaran. So habang kumakain, nag-aaway, nagtatalo. So, Tsaka, diba, tuwing kainan, kasama ang pamilya, dito din na pag-uusapan yung mga problema, ganun. Kala ko mga kayaman. Yung mga pang teleserye, mga usapan, no? Kamusta na ang hasyenda, mga lupain. Mga business, mga bigaya na ba ng lupa? Hatian ng lupa. Diba, yung mga ganun sa teleserye lang natin napaparoon. Pero sana maramdaman din natin sa totoong buhay, diba? Na, kamusta ang sales ng department store natin ngayon? Pasulong ba o pabagsak? Diba, mga ganyan. Hindi, pero ano, kasi madalas, diba, busy na kasi yung, kunwari, busy yung ating mga magulang kasi galing pa sila sa kanilang mga hanap buhay. Tapos yung mga anak naman galing sa school. So, madalas ding hapunan. Yan, dito nagkakaroon ng panahon doon para nagkikita-kita, nagkakasabay-sabay. Magkausap-usap. Kayo, nangyayari pa rin yun na sabay-sabay kayo nagdi-dinner sa bahay? Sa amin, ngayon kasi, magkakahiwalay po kami ngayon. Kasi iba-iba yung mga time element na trabaho. Tsaka literal na hiwa-hiwalay po kami. Kasi yung parents ko po ay parehong nasa Laguna. Ako nandito sa Manila nag-i-stay. And then yung kapatid ko naman ay sa Cavite. So, layo-layo talaga. Layo-layo talaga kami. Pero even before, siguro nung naging high school ako, hindi na namin siya ginagawa. Yung sabay-sabay kami kumakain. Although hindi naman po siya kumbaga hindi naman siya naging masama. Oo. Sa amin. Kumbaga pero, naging normal na lang. Pero once in a while, may mga dinner na sabay-sabay. Kaya nagkikita-kita kayo para sa isang okasyon, ganyan. Birthday, ganyan. O yan, pag birthdays. Kayo, Jackie, you usually do dining together with your family? Ngayon po, parang Inglesero ko. Ang galing ko mag-English ngayon. Ngayon po, hindi na. Hindi na. Kasi yun, trabaho, iba-iba yung oras. Yung ate ko, ang shift niya madaling araw. So, mga wala siya dun sa hapag. Tapos, nung naaalala ko noon, nung medyo parang 7 years old, 10 years old, talaga kami, summer, pag summer, kami magpipinsan talaga. Tsaka yung lola ko, tsaka lolo ko, pinipilit nila na pag tanghali, sama-sama. Tatapusin yung paglalaro or kung ano man yun. Pag tanghali, kakain kayo, magkakasama kayo, magpipinsan, pati yung hapunan. Ang dami namin picture namin puro nasa hapunan kami magpipinsan. Tapos, yun, kasi yun din kasi yung natatanging oras lang din na talagang nakakasama yung pamilya, nakakausap. Kaya, yun din yung medyo nakakamiss na
gawain. Pero ngayon, iba na ang dining setup ng mga Pilipino. Hindi na nga sabay-sabay. Mas madalas, katabi pa ang cellphone habang nag- minsan may mga nagla-live pa na video na ano ba yun? Mukbang. Hindi, may mga kausap na nandun sa kabilang video call. Mga naka-video call, tapos kumakain. Si Shota yung naka-video call. Parang, okay. So then, nakikita niya ulam nyo ganito. Diba? Kaya, ngayong holiday season talaga, pinaka nilolook forward ko po is yung magkikita-kita ulit kayo kasi nga sobrang bihira nang mangyari yung sabay-sabay kayong kumakain. Kaya ayun, pag holiday season, hindi pwedeng absent ka kapag nag-reunion. O kasi ikaw ang pupulutanin. Ikaw ang pag-uusapan kapag holiday na wala ka. Chat. Sa bahay, diba? Nasa group chat ka ng pamilya. Sa tawagan ka. Eh, may mga pagkakataon talaga na hindi pwede, pero ayun, as much as possible, diba? Ginagawa natin paraan para makita natin kahit isang beses lang sa isang taon yung mga mahal natin sa buhay. And yun din sana na kapag kakain tayo na parang ibulsa nyo na lang cellphone nyo, okay, iiwan nyo sa tokador na malayo sa inyo, na at least kung sino yung nandun na nasa bahay nyo, makakausap, makakahalubilo mo, diba? Na hindi yung kumakain tapos nagsa-cellphone sabay, mali yun. Yung, sana hindi ka nalang pumunta. Oo, diba? Parang ganun. O kaya, tapusin mo na yung cellphone mo bago ka kumain, diba? Pero mas maraming bata ngayon ganyan eh, na mahawak-hawak yung cellphone, nag-games. Naka-iPad pa. Naka-iPad, kakain, diba? Parang, napakabastos. Totoo. Nakakabastos yun na, una, hindi mo na na-enjoy yung pagkain. Pangalawa, hindi pa na-enjoy yung company ng kasama mo sa bahay. Diba parang, well, sa atin siguro parang baliwala. Pero sa magulang, napakalaki insulto niya sa magulang. Lalo't sila yung naghanda nung kakainin mo. Pinaghirapan nila yung pag-prepare ng pagkain. Tapos, hindi mo man lang natandaan yung lasa kasi ang tatandaan mo yung kinakabisado mong K-pop na kanta na pinapanood mong video, diba? So, bilang respeto, yan, siguro sa ating mga Pilipino, ito po, panawagan na namin dito sa programang ito. Bilang respeto na lang sa mga magulang natin at sa mga mahal natin sa buhay, lalo yung mga magulang din, diba, na ang weird na kayo ang dapat na nagpapakita na maayos na impluensya sa mga anak ninyo. Pero kayo pa mismo yung nagdi-dinner, nandun na yung mga gadget, dala-dalawang cellphone, tapos nagte-text, nag-ano, kung ano-ano mga ginagawa habang sumusubo ng pagkain. Tapos wala nang pakialam sa mga kasama sa mesa, di ba? Parang igalang natin yung pagharap natin sa mesa. Na ang mesa dapat lugar ng kwentuhan at pagkain ng masarap na kahit na ano pang handa nyo, diba? Kahit na anong handa yan sa hapag. Basta pinagsalu-saluhan at masayang kinakain at nagkikwentuhan, eh magandang bagay na nabubuo, lalong tumatatag yung samahan ng pamilya. Kumbaga dapat present tayo, hindi lang physically, pati saka dapat yung kumbaga attention natin is nandoon. Kasi nagiging problema din yung ganyan, yung mas nakatuon tayo dun sa cellphone natin or sa gadget, lumalamig yung pagkain. Tsaka isa rin issue din sa mga magulang. Sino ang gaganahan kumain habang kumakain, pinapagalitan. So kung may problema kayo sa mga anak ninyo, huwag nyo doon sa hapagkainan pagalitan. Siguro pagkatapos kumain, 'di ba? Tsaka nyo siya kausapin ng personal sa kwarto. Tapos pag-usapan nyo, okay, kung walang kwarto, doon sa labas. Sa may igiban. Diba? Kung wala pa rin igiban, doon sa may labas, sa may tindahan. Basta ilagay nyo muna na ano, pagtatapusin nyo muna maghapunan. Pagkatapos kumain, tsaka nyo pag-usapan yung problema. Kasi hindi talaga gaganahan kahit na sinong makasabay mo sa hapagkainan na sermon ang pinakakain sa'yo imbis na kanin at ulam. Kaya rin marami yung ang tendency pag napagalitan, imbis na makikisalo dun sa lamesa, kukunin na lang yung pagkain nila tas sa kwarto nila kakain. Oo, yung mga ganyan na habang nanonood ng Netflix, di ba? Iiwalay ng kain. Parang nakakatampo, lalo na sa mga bata, na makita mo na ganun yung
inuugali na nila na imbes na kumain na sabay ninyo, eh dahil nagtatanim ng galit kapag nagpapagsabihan. Diba? Parang sports lang. Pag pinagsabihan kayo, tanggapin nyo na lang. Nakita yung puna yun eh. Hindi naman gagawa ng puna yung mga mga magulang nyo, mga siraulo, pupunahin dahil maganda yung ginawa. Hindi, diba pa? Kasi may nakitang mali, may nakitang pangit, kailangan punahin. Mm-hmm. At pupunahin yun. Dapat may oras ng pagpuna. Mm-hmm. Hindi doon sa pagkain. Pero kung sinasalaula mo na yung pagkain habang kumakain ka, talaga pupunahin ka ng magulang mo habang kumakain ka. Mm-hmm. Yung sumusubo ka pero yung kanin, tinatapon mo lang pala sa gilid. Diba? Mga ganon. So, magbabalik pa ang KKP. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste, ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa ang mga nurse. Tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik hintabang sahig. Starwax, Starwax, wax. Kintang na to the max, max, max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. At nagbabalik tayo sa KKP, kanya-kanya ang problema. Kasama pa rin Sherwin Bata Alfaro at syempre ang mga classmates natin na si Jackie at si Kyle. At si Kyle. Yan, ngayon ka-workmate na natin. Naiwan natin kanina yung usapin dun sa mga sermon-sermon, pagpagalit sa gitna ng pagkain. Eh, baka may mga magulang na nakakalimutan nila na ang sentro ng pagkain sa hapag at pagsasama-samang kumain, eh yung gusto nating manourish yung isa't isa. Mm-mm. Na maipakita natin pagmamahal natin sa mga anak natin at yung mga anak naman natin pagmamahal din sa atin sa mga magulang. Mm-hmm. At kung may mga bagay na problema, eh hindi yung pinag-uusapan sa pagkainan pagkatapos siguro kumain, or unless talagang family emergency. Oh. Na dapat i-discuss. Saan involve lahat? Lahat eh, involve at lahat eh, kailangan mag-participate. Dapat may gampanin ang bawat isa sa pamilya. So naniniwala man ako na basta may ano tayo, gampanin tayo. Tama.
At ngayon naman, puntahan natin isa pa sa mga etiketa o mga norms na dapat mga gawain na dapat na maayos na ginagawa sa pagkainan. Eh, isang issue dyan yung pag may handaan, lalo na yung Sharon Cuneta. Sumasharon Cuneta. Kayo ba sumasharon Cuneta kayo? Ay, sorry. Ala guilty. Hindi, joke lang. Na guilty si Kyle. Siguro ano? Depende. So, kung inalok. Pag may ano, may alok. Hindi, normal kasi sa mga Pilipinong handaan, kapag may mga handaan na ganyan na may papauwian ka ng sobra. Mm-hmm. Pero kung talagang ano, sagad, di ba, wala, eh, huwag ka nang mag-expect. Pero kung may ibibigay, okay lang. Pero magkukusa ka na may dala kang plastic, parang inappropriate yata, di ba? Mm-hmm. Na may kumakain pang iba. Hindi pa natatapos yung okasyon. Nagbabalot ka na. Oo, di pa nga nagte-thank you yung nag-birthday. Eh, andun ka na, nakasungdab ka na sa cake. Minamata na. May mga target na ibabalot. Pero ano kasi, sa amin po, sa family, although siguro sa experience ko, bihira po namin ma-experience mag-host ng mga handaan okasyon, talaga. Oh. So usually, nakikita ko lang yung mga ganyang insidente na yung kumbaga hindi pa tapos. Oh, hindi pa tapos na may mga ano na nagpapatabi na. Oo. Nagpapatabi. Na. Oy, ang sarap ng leche plan niyo ha. Ah, hindi siya matamis yung leche plan niyo lasang lemon. Pagtira mo naman ako ng dalawang lanera. May ano na kagad, may reservation kagad. May ipapapangalan na yung ano. Tapos yung iba eh parang normal na lang din na hindi pa umuoo yung may-ari, kumukuha na. Di ba na? Uy, ang sarap nitong pansit ha. Magdadala ko sa bahay. Kaya tawag dito, hindi nakakaano siya eh. Kumbaga normalized na siya sa ating mga Pilipino na may mga nagbabalot kasi may mga nag-aalok din naman. Pero sana ano, 'di ba? Kumbaga makiramdam tayo kung kailan ba yung tamang panahon para magbalot. Tapos may mga ano, mga may tumutulong sa mga handaan na manipulative. Kunyari yung nagpe-prepare, nagluluto, andyan na siya, tumutulong na siya, tapos ayan na yung okasyon. Yung sineserve na yung pagkain, kumakain na. Tapos mamaya bubulong doon sa ano, sa host na nako, magtatabi ko para sa ano ha, doon sa mga ay yung kapitbahay mo, hunahin niya ng ano, pagbabalot ko na ha. Hanggang sa naipon yung mga nabalot, tapos akala mo ipinamimigay na doon sa mga dapat bigyan, yung pala isa, Sharon niya rin. Sa kanya na. Diba? Para sa kanya pala, ginamit pa yung pangalan ng kapitbahay. Oo, na minsan akala natin mapagkakatiwalaan, pero ang target talaga ay mag-uwi ng maraming lumpia. Yun na. Bukod sa pagbabalot, no, pag-sharon nga kung tawagin ng iba, isa din sa parang pangit na ugali kapag nasa handaan, yung maghahanap ka ng pagkain wala doon sa sa na, inihanda. Wala ba kayong lumpia? Ganun. Wala bang lechon? Parang gano'n na. Hello? Nagbigay ka ba? Saan nagpaabot ka ng pangluto? Niluto ka namin, di ba? Gusto mo pala lechon eh. May budget bang ibinigay? Pero ayun, dapat syempre dapat maging ano tayo, kailangan na maging appreciative tayo sa inihanda para sa atin. Kasi parang igagaslight ka pa, sabihin bakit wala kayong Shanghai, di ba birthday, mga ganun pang comment na bakit ikaw ba yung may birthday. Sana dumating ka kahapon para nagbalot tayo ng giniling, di ba? Diba? Tumulong ka magbalot ng lumpia, at least ngayon may lumpia kang ngunguyain. So kailangan maging thankful tayo kasi inimbeta tayo. Di ba? Naisip nila tayo na imbeta. Oh, of all the people, of all the kapitbahay, inimbita ka, diba? Parang privilege mo na yon na hindi naman lahat yan papapasokin mo sa bahay mo. Pero syempre kapag yung mga mayaman talaga na bukas, kung ano yung bukas garahe, lahat kayo welcome. Oh, welcome kayong lahat na kumain. Diba? Pero bibihiran lang siguro ngayon. Baka sa probinsya may mga ganun parang. Pero dito sa Metro Manila, hindi na ganun yung kultura. Parang for intimate lang, mga family o kaya friends of family, yan, na atin sa party o kaya sa get-together, tapos
Yun lang. Ako, pag may okasyon kami sa bahay, gusto ko dumadalo mga kamag-anak ko. Kasi gusto ko na pag-uwi nila, may maiuwi din sila. Hindi lang nga yung handa, eh, pati yung grocery sa cabinet, tinuuwi ng mga yan. Kunin mo na to, may expired. Mga lata, oh. Mga dilata. Ganyan. Para sila nag-grocery din. Hindi lang yung ulam yung inuwi, pati yung mga dilata mo, di ba? Mga chichirya na ano, na naiwan na hindi na nakain. Oo. Malikabok na. O at least, diba, hindi sila uuwing luhaan. Mga gano'n. Pero bukod sa ano tawag dito, yung ganyan, yung maghahanap ng pagkain wala sa menu, kumbaga, wala sa inihanda. Mm-hmm. Kapag bisita tayo sa mga handaan, lalo't buffet ang setup, kumuha tayo kung ano lang yung kaya natin kainin. Wag yung sobra-sobra tas hindi mo naman kakainin tas makakanin baboy lang, di ba? Parang wag tayong takaw, anong takaw? Takaw mata. Takaw mata. Na parang kala mo mauubusan, di ba? May mga ganyan na chayin talagang tititigan ka na, oy, ano yung kinukuha mo? Ang dami-dami na. Lang yung ano eh, yung Shanghai na kinukuha. Nakakasampung Shanghai ka na. Di ba yung mga... Minamonitor, kailangan siguro po nang magre-receive kapag kukuha ng Shanghai. Pero pag mga handa daan din ha, ito rin na note to everyone. Mm-hmm. Kapag may handaan, gumawa kayo ng mga malalaking mga sausawan, diba? May mga pagkain na may mga sausawan, di ba? Pero huwag niyong isasawsaw yung kinakain niyo sa sausawan na malaki. Kumuha kayo ng maliit na serving o kaya na ilalagay niyo lang enough doon sa inyong kakainin. Hindi yung pinagatan tapos isasawsaw niyo pa doon sa ano, sausawan ng Toyo Calamansi, di ba? Buti po sana kung close family eh. Oo, bisita lang. Di ba parang... kapit-bahay. Oo, kapit-bahay pa. Tapos ganyan yung ano, ay, umaasal ka. Di ba? Tsaka hygiene na rin po, di ba? Para iwas sa contamination. Oo, sa kasi sakit. Kapag, kunwari, may mga matitirang pagkain na hindi din ibabalot, hindi siya madaling masisira kasi hindi siya contaminated. Yun, tama. Na... walang bawal ang double dipping. Diba? Yung sinasabi kapag sa mga ihaw-ihaw. O, kumakain ka ng mga ihaw, isaw, dugo, ganyan. Tapos, o kaya yung kwek-kwek, diba? Pag naano nyo na, nakagatan nyo na, at pumasok na sa bibig nyo yung steak, huwag nyo na ibalik doon sa sausawan. Oh. Kumuha ka na lang ng sarili mo. Tsaka yun, kumuha kayo ng serving spoon. Huwag yung ginamit mong kutsara o tinidor yung gagamitin mong pangkuha dun sa inihain na ulam. Oo, ano. Hindi porket marami, pwede nang babuyin yan, di ba? Na may serving spoon, gumamit kayo ng serving spoon. Yung iba naman, kukuha pa lang sa buffet, nakasubo na yung kutsara sa, ano, sa bibig. Tapos, ay, masarap ba yan? Kunyari, patikim ha. Hello, ang baboy kaya te. Di ba na? Sinubsubo na sa bunganga mo yung kutsara, nasa loob na ng bunganga mo, tapos tsaka mo titikman yung ano na, di ba? Mapapanis yung menudo. Ikaw pa magiging dahilan, di ba? Mahiya ka naman. Sanang pang isang buwan. Oo, kayang painit-initin ng menudo na pag gantong bagong taon, tapos nagmenudo ka. Ay, tumatagal yung hanggang Pebrero. Kasi ilalagay mo lang sa freezer. Ako, anong ginagawa ko eh, kailangan nasa freezer ka, tapos sa maging solid muna siya. Tapos itotow mo, tapos saka mo iinit ulit sa kalde, sa kawali. Tapos kapag may sobra, ibabalik ko na naman sa freezer. Tapos itotow mo ulit, tapos ilalabas mo. Hindi lang po menudo eh. Spaghetti pa. Spaghetti, yan. Ang mga humahaba ang buhay, mga spaghetti. Pansit. Gamit ang mga freezer. Pansit. So, ang pansit, kailangan pag nireheat mo, dapat lagyan mo na uli ng sabaw o kaya sauce, di ba? Na para pampalambot niya. Kasi maiigat, natutuyo ang pansit eh. Ika nga nila eh, spaghetti ngayon, bukas, at magpakailanman. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. The Blue! Charm! Charm Fabric Conditioner.
with Stay Fresh Technology. Damitay ka bloom sa bango! Charm Fatcon! Bangong kumaka-bloom! Charm Fatcon! Damitay may bango ng sandi kong bulaklak! Charm Fabric Conditioner! Bangong ka-bloom! ACS! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para mas alaga, mas protektado. ACS! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. At nagbabalik po ang KKP, kanya-kanya ang problema. Diyan po sa South Luzon Expressway, eh, mukhang KKP rin sila. Kanya-kanya ang problema din sa traffic. Napakabigat po ng volume ng mga sasakyan sa South Luzon Expressway. Sa mga gagamit po ng SLEX, reminder, magbaon po kayo na napakahabang pasensya. Ha? Mahabang pasensya, tsaka matibay na pantog. Oh, matibay na pantog dahil hindi nyo alam kung saan yung susunod na gasolinahan. Oh. Kung ilang oras kayo makakarating ng susunod na gasolinahan dahil sa traffic. Eh, ito na po yung rush hour, rush season. So, expect the unexpected. Expect the worst. The worst. Diba? Tsaka, i-make sure na din po na okay yung inyong mga sasakyan kasi baka, ayun, abutan pa kayo. Oh, sa just 2 hours ago, ganito yung itsura ng SLEX kanina. Parang malawak na parking lot. Oo po. Walang galaw. Sobrang bigat ng dali ng traffic. At na may nagtatanong dun sa programa kanina kung ano nangyayari sa SLEX. Ayan po, eh, dahil na rin sa volume ng mga sasakyan na gumagamit po ngayon ng SLEX. Yung iba, paluwas. Yung iba, papuntang Maynila. Yung iba, pa uwi. Kasi, syempre, nakapamasko na, uuwi na. So, pag ganyan, next year na lang po kayo lumuwas. Oh, pagpaliban nyo na lang ngayong taon dahil matatraffic kayo sa SLEX. Kahit sa January na po kayo magpasko. Ewan ko, sa Kamanaba, traffic din po ngayon kasi may Metro Manila Film Festival ko. So, kung lalabas po kayo ng bahay, bumalik na kayo. Kasi paglabas sa traffic, so ano gagawin nyo pa? Diba? Magpa-party pa ba? Lang po yung oras nyo dun sa... Ano unahin nyo? Traffic o yung party? Matatraffic ka. Di ba? Uwi ka na lang. So, manahimik ka sa bahay. Oo. Ipahinga mo na lang. Pahinga mo yung katawang lupa mo. Dahil sa mga susunod pang araw, eh, ang dami pang mga parting magaganap. Mm-hmm. Kaya naman ngayong party na ito, eh, yun, pakiusap natin na, igalang natin yung pagkain. Mm-hmm. Huwag tayo magsaya ng pagkain. Napakaraming Pilipino ang hindi kumakain. Ngayon din yung panahon na magbibigay tayo ng pagkain sa mga less fortunate. Mm-hmm. Isipin natin na yung pagkain na ibibigay natin, eh, yung hindi naman kailang decenteng-decente, kung po yung maayos sa maayos, iparamdam naman natin sa kanila na tao sila, may dignidad. Hindi yung bibigyan nyo ng panis yung mga nandiyan sa daan. Mm-hmm. Diba? Panis na ibigyan mo na lang dyan sa bata. Parang, ano yan? Aso? Sino ka? Kahit nga po, diba? Sa aso, ayaw natin magbigay ng panis na pagkain. Oo, tas yan. Parang, manghihinayang ka dahil sa kagagahan mo na nagluto kayo ng marami tas papanisin nyo lang. Mm-hmm. Diba? Nagluto kayo, ang yabang-yabang nyo, nagluto kayo ng marami tas papanisin nyo lang yung pagkain na dapat sana bago na panis na ipamigay nyo, nakain pa ng maayos. Mm-hmm. So wag tayo magpakagaga ngayong holiday season. Maging reasonable tayo. Maghanda ng sapat. Kung may sobra, magbahagi sa iba.
Yun naman yung essence ng pagkain eh. Apo. Ang pagkain, ibinabahagi natin palagi. Yun ang kulturang Pilipinong totoo. Tsaka ngayong kaliwat kanan din ang handaan, huwag din natin kakalimutan na alagaan natin yung katawan natin. Huwag tayong kakain ng sobra, lalo na yung mga may maintenance na. May mga sakit na, di ba? Iwasan natin yung mga putok-batok na pagkain. Oo. At dahil nagpaalala ka nga, pagpapaalala na rin ako, alagaan ang kalusugan at huwag sagarin sa pagod at puwit ang katawan. Take rest, eat right, and exercise. Huwag kalimutan ng tested and proven MX3. Be MX-ordinary with MX3. Yun. Ikaw, ano paalala mo, Jackie? Ayun po, respetuhin ang mga pagkain sa ating harapan. Huwag natin... Kala ko magmamano tayo sa... magmano sa kanin, magmano sa ulam. Yun nga, yung katulad nga nang nasabi natin kanina na... Pag nagsasalo-salo, wag naman yung ang pinag-uusapan is yung problema o yung utang. Oo, di ba? Agawan sa lupa. Oh, diba? Mga games sa loob ng ang mga games sa mga party ng mga mayayamang akan, yung mga agawan lupa, paramihan ng kayamanan, palayuan ng narating sa buhay. Oo, di ba? Hilahan pababa. Pinakamaraming diamante, mga ganyan. Mm. Hindi po ang buhay ay hindi sa kung ano yung maraming meron tayo. Ang buhay ay kung ano yung naibabahagi natin sa iba. So, sana kahit pa paano may natutunan kayo. Diba? Mm-hmm. At magpapaalam tayo, Jackie, ka paalam ka na. Kasi alas 6 na. Ayun po, maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa aming programa ngayong gabing ito. Kyle? Thank you din po sa mga nakikinig. Mag-ingat po, lalo na yung mga nasa biyahe. Mm. Oo, at yung mga nasa biyahe, sige po, kaya nyo yan. Makakarating din kayo sa inyong paroroonan. Sana may mga biskuit po kayo at tubig kahit paano. Sana kahit pa paano, nalibang namin kayo habang nandiyan kayo sa traffic. Dahil alam namin na napakahirap ng pagbiyahe sa mga gantong panahon na marami ng okasyon ng ginagawa. Andiyan ang Pasko, andiyan ang bagong taon. At ang panalangin namin, sana lagi kayong ligtas sa inyong mga patutunguhan. At kagaya ng sinabi rin ni Jackie at ni Kyle na ang pagkain ay importanteng bagay sa ating mga Pilipino at kung meron tayong sobra, huwag tayong mahiyang magbigay. Hindi po nakakahiyang magbigay sa mas nangangailangan sa atin. At dyan po nagtatapos ang ating KKP. Maraming maraming salamat. Ako, Sherwin Bata Alfaro. Ako po, Jackie Resho. Ako naman si Kyle Bulyas. At kami po ang inyong kasama dito po sa ating programa. Hanggang sa susunod na linggo, dito pa rin sa kanya-kanyang problema. Happy anniversary po sa DZRH, isang haligi ng media at di matatawaran ang kanyang kontribusyon sa pagbibigay ng balita sa ating masang Pilipino. So, salamat sa inyo, congratulations and happy anniversary po. Happy 85th anniversary po sa ating mga kaibigan sa DZRH. Salamat po sa 85 taon na responsableng pamamahayag at servisyong palaging maasahan at magpagkakatiwalaan ng bayan. Dasal ko po ang tuloy-tuloy niyong pag
tagumpay sa paghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Mabuhay po kayo at sama-sama tayo sa 85 taon ng DZRH. Mabuhay po ang DZRH! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Happy, happy 85th founding anniversary DZRH. Ito po si Senator Bong Revilla Jr. Na mainit na bumabate sa inyong lahat sa pag-abot ninyo ng isa na namang milestone year sa inyong mahabang karanasan sa larangan ng pamamahayag. Hanga po ako sa inyong layunin na makapagsilbing tanglaw at taliba ng tama at patas na pagbabalita. Dalangin ko po na mas maging matagumpay pa ang inyong organisasyon at magpatuloy kayo sa inyong mga magandang layunin. Muli, congratulations po sa inyong lahat. Mabuhay ang DZRH. God bless you all. Ito po si Senator Bong Revilla. Bisyong tapat sa iyo, DZRH. Ang Scene Zone, Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews,